Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Dito po sa FEBC, layunin natin na ibahagi ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo at sa iba pang mga media platforms. At sa loob po ng 74 na taon, walang duda na ang Portable Missionary o PM Radios ay naging kasangkapan sa pagsulong ng ministeryong ito dito sa Pilipinas. Sa pagpalaganap po ng bagong teknolohiya upang maging mabilis, mapalawak at mapadali ang komunikasyon, naniniwala pa rin kami na may lugar ang PM Radio sa bawat bayan at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dan Andrew, ang inyong kaibigan. Samahan po ninyo ako sa ating programang The President's Report. Sa mga unang araw ng pagsasahing papawid ng 680 KZAS o ngayon DZAS, napagtanto ng mga kamanggagawa ng FEBC na maraming tao na abot kamay ng signal ng stasyon ang hindi makapakinig sa mga programa dahil wala silang kuryente o di kaya'y radyo sa kanilang mga bahay. Kaya naman minabuti ng FEBC na gumawa ng mga radyo gamit ang mga material na mayroon sila. Ang mga unang radio box ay inukit mula sa kahoy na kamagong. Sa loob nito ay ang radyo na naka-pre-tune o iisa lang ang station ng FEBC. Marami sa mga piyesa nito ay gawa ng mga strap na material tulad ng mga aluminum transcription disc na ginagamit sa audio recording noong pang bago mag-gera. Dinala ng mga misyonero ang mga radyong ito saan man naaabot ang stasyon, kahit pa sa mga tribo sa bulubunduking lugar ng Ifugao. Sa kanilang paglalakbay ay nabuo ang terminong Portable Missionary. Kaya yun po ang naging pangalan ng radyo. Pero binansagan din po itong God's Amazing Talking Box, ang radyong walang kapagurang nangangaral, nagbibigay ng kaaliwan at naglilingkod sa mga tagapakinig sa maraming pamamaraan. Ang walang maliw at walang kondisyong pag-ibig ng Diyos, yan po ang mensaheng nakapagbabago ng buhay na maririnig sa PM Radio. Isang mapagkaibigang tinig para sa mga nalulungkot at iniwan, nakikiramay sa mga nasaktan at nagdadalamhati, ng pagkakasundo para po sa nasirang mga relasyon, nagbibigay ng pag-asa para sa nawalan ng pag-asa, ng magandang buhay dito at buhay na pangwalang hanggan. Sa pamamagitan ng PM Radio, ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos ay umaabot sa mga tao sa malalayong nayon, mga lugmok sa kahirapan, mga nasa piitan, mga nakaratay dahil sa sakit o katandaan, mga taong walang akses sa Biblia at mga lugar kung saan hindi napupuntahan ng mga misyonero. At sa paglalim ng kanilang pananampalataya, marami rin ay ngayon nagbabahagi na ng mabuting balitang narinig nila. Maraming mga simbahan ang umusbong at nakatayo pa rin hanggang ngayon na nagsimula sa ilang mga tagapakinig ng radyo. Nais ko pong pasalamatan kayong lahat ang ating mga kaagapay sa inyong napakalaking suporta para po sa ministeryo ng PM Radio ng FEBC Philippines. Mula sa ating panawagan para sa Handog Radio taon-taon, marami na ang nagbigay na tumulong na ipamahagi ang mga PM Radio sa iba't ibang mga komunidad kahit sa kasagsagan pa ng pandemya. Patuloy na ipanalangin ang ating mga PM Radio na plano nating ipamahagi sa mga susunod na buwan, naway makarating ang mga radyong ito sa mga taong nangangailangan ng pag-ibig at habag ng ating Panginoong Diyos. Naway gamitin ng Diyos ang mga radyong ito upang magkaroon sila ng malalim na pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kung nais mong maging kaagapay sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng PM Radio, abay mag-iwan lamang ng mensahe sa ating FEBC Radio Facebook page o di kaya mag-email po sa amin sa info@febc.ph. Nais ko ring imbitahan kayo
ating para po sa ating FEBC Friends Fellowship sa darating na Sabado, July 30. Ito ay gaganapin sa Methodist Prayer Garden and Conference Site sa Taytay, Rizal. Ang programa po ay magsisimula ng alas 10 ng umaga at lubos naming hinihikayat ang ating mga tagapakinig sa Rizal at mga kalapit na lugar na dumalo, lalong-lalo na po yung mga kabataan na nais maging kabahagi ng ating ministeryo sa pagsasahim papawid. Nako, kita-kita po tayo doon at magsama po kayo ng inyong kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon. Muli, ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Patuloy po kayong magingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.